Ito nga daw ay mukhang ano daw, mukhang makakasuhan si Kimbo ng ano, ng... Narito ang Malitang Pinoy TV. Hey, mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At ito, pag-usapan natin na mainit, grabe ito ha. Tawag dito, kung masisilip si ano nito, oh, nandito na yung kape natin. Thank you sa kupi. Ito nga daw ay mukhang makakasuhan si Kimbo ng hindi ko alam kung anong klaseng kaso ang ano, pero mukhang makakasuhan daw si Kimbo dahil sa hindi niya pagsagot sa mga katanungan nung nakaraan about sa hearing na to. Ay, naku po! Ay, sorry. Bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay natin i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, like and share para ha, maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe Facebook and YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. So, eto na nga. Asan yan? Play na natin. Ito. Oo, eto. Blunder case kay Kimbo. Lagot na. Tuloy-tuloy ang karma ni Kimbo. Naku. Tuloy-tuloy ang karma ni Kimbo. Naku po, ano ba nangyayari na sa'yo, Kimbo? Yan kasi puro ka kasi Kimbo. grabe no, simula nung, yun nga, kagaya na sinabi ko, simula nung parang nahalata ng taong bayan na itong si Kong Kimbo ng Marikina ay medyo parang maging parang bias sa mga katanungan at sa noong hearing with 17 ulupong and 1 BP Sara, 'di ba? Ano, yung 17 na 17 versus 1 na nangyaring hearing doon talaga lumabas at nagalit ang taong bayan dito kay Kimbo dahil medyo may pagkabayas. May pagkabayas yung kanyang mga tanungan at ito nga, so nakahanap siya ng katapat. Nandito naman si Kong Herrera. Oo, at ito may sinabi din si Attorney Paul Attorney Panelo, no, tungkol dito, ano, napahiya sa maling sagot si Kimbo, si Congresswoman Kimbo kay Congresswoman Herrera. So ito, panoorin muna natin itong Palander case kay Kimbo. Ano kaya ito? Ito ba ay totoo at maaari nga talaga dahil siguro dahil hindi niya nga nasagot. So play natin. Nangangamoy kasong plunder si Stella Wamos Kimbo. Naku! Dahil sa kanyang hindi maipaliwanag at walang matinong kasagutan. Naku! Tungkol sa bilyong-bilyong budget. Naku! Kung papaano ito gagastusin at saan ito ginastos. Naku, yari. At bakit may natitira pang budget at nagpanukala pang gastusin sa 2025. Naku! At saan ito? Kimbo, nangangamoy plunder na yan. Naku! Tandaan, matatapos din ang termino ni BBM. Ilan kayo dyan ang magkakaproblema sa hinaharap? Interpolation pa nga lang. Nga ka na. Hala, hindi ka na makatulog yan. Hindi pa tapos si VP Sara sa inyo. Maraming bala yon sa mga bandarambong ninyo. Naku po! Plenary session on 2025 budget. Si Representative Bernadette Herrera at Representative Arlene Blossas pa lang ang nagtatanong. Namimilipit na si Congresswoman Starlet. New Old Spot. Oh, ano yun? Bakit may new old star na lumabas doon, no? Grabe din yun. Hindi, alam niyo kung ano. Alam niyo may parang may mangyayaring historical or may book of record na naman na magaganap pag dumating ang panahon na matapos na po ang termino ni ano ni mama is ni Ma'am Tuluya ni ano ni BBM pag natapos yung termino parang ang daming makakasuhan at ang daming makukulong na mga congresswoman at congressman. Gago. Nako po, delikado to. Hindi lang natin masyadong ano, pero yan din ang nakikita ko sa mga iba't ibang comment section na pagtapos ng termino ni BBM at kapag nakaupo na bilang presidente si VP Sara,
o etong si Basti, si Mayor Basti Duterte, o sino man sa mga Duterte ang makaupo sa darating na 2028 presidential election, eh talagang maraming kakamot sa ulo, maraming mga ngamote, maraming talagang himas rehas. Dahil hindi na naman natin may tatago yung ginawa nila na pangbabalahura sa mga Duterte, especially to BP Sara and PRRD, no, na kung saan ay kung ano-anong issue na lang ang binabato sa kanila na dapat nilang harapin nga ay yung mga nangyayaring issue dito sa Pilipinas, pero ang nangyayari ay mas hinaharap nila or mas inuuna nila yung kasiraan ng mga Duterte kaysa gampanan nila ang kanilang mga trabaho na karapat-dapat nilang at yun ang pinangakuan nila sa taong bayan. So ito, panoorin natin. Sa Alabastro Kimbo, hindi niya malaman kung sasabog na ang pantog niya o uubos siya na may kasamang gumalingdal na plema. Understandably so, defending a national spending coated with billions of prospective plunder and graft is a no mean undertaking for a lady clothed with suspected fruits of bad gratuities. Akala ko ba matalino si Kimbo at bilib na bilib ang mga pinks at talyanista sa kanya? Eh ang bobo ng analogies niya about earmarked revenues and comparing it to savings accounts sa banko. Pag hindi na kaya ay ipinapasa sa Department of Justice to get a legal opinion or magsampa na lang daw ng reklamo sa Supreme Court. LOL. Opinion naman ng accounting expert na si Edwin Hamora. Stella Kimbo, summa cum laude. How Congresswoman Herrera schooled the budget chair on graft 101. Oh, Stella Kimbo, the pride of summa cum laude, chair of the budget committee, and apparently master of analogies that make zero sense. Hindi, alam nyo, ito lang ha, itong nangyayari ngayon kay Stella Kimbo, itong pag-chok niya dito kay, or sa mga hindi niya nasagot na katanungan kay Congresswoman Herrera, eh talagang ganitong-ganito ang talagang pinaranas sa kanya mismo, no, yung kung ano yung ginawa nila kay BP Sara. So may pagkakaiba kasi yung ginawa nila kay BP Sara ay nasagot naman ng maayos si BP Sara yung mga katanungan nila. Yung nga lang ang pinakamali doon ay hindi naman inaccept or hindi naman tinanggap yung nung mga nagtanong yung sagot ni BP Sara. Dito naman sa kaso ni sa nangyari kay Stella Kimbo at kay Herrera ay hindi talaga nasagot ng maayos or hindi talaga nasagot ni Kimbo yung mga katanungan ni Congresswoman Herrera. Kaya talagang nagka-lechi-lechi na. Ngayon, ang mangyayari dito, baka mag-away ang ano ba yung tinuturo niya? Justice, ano ba yan? Oo, tapos inaano niya lang sa Supreme Court. May baka mamaya, mag-gawin nga nila, nangyari ka, may kaso ka, Stella, okay? Tuloy. When Congresswoman Herrera asked her for the legal basis of using earmarked revenue for something else, what does our brilliant chair do? She doesn't talk about the law. Oh no, that's for mere mortals. Instead, she dazzles us with a banking analogy. Because you know, government funds and your personal bank account are totally the same thing, right? According to Stella, using earmarked government funds for another project is like depositing money in a bank. You deposit it, the bank uses it without your knowledge. Wow, comforting. And when you're ready to withdraw, voila, the bank just hands it back. Simple, right? Except dear Stella, the problem is this. In the real world, government funds are governed by laws, not by bank rules. You can't just shuffle them around like a poker dealer in a casino, hoping nobody notices. That's not called smart budgeting. It's called graft. And let's not forget how Congresswoman Herrera hit back like a pro. I'm not asking for the practice. I'm asking for the legal basis. You know, because laws matter in government. But sure, Stella, go ahead and keep pretending that public funds are like monopoly money in a never-ending game where nobody cares as long as you give it back. Unbelievable. Summa cum laude, budget chair, and apparently still can't grasp that misusing earmarked revenue is how scandals get born, not how funds get used wisely. Samantala ay nagbigay naman ng komento at reaksyon si Mr. Blue Talker patungkol sa sinabi ni Romualdez na hindi daw nila itotolerate ang pagka-ipokrit. Alam nyo ha, ito ha, maraming mga Pilipino na talagang mas pinipili nila yung mga politiko na may mga mataas na pinag-aralan. Yun ang kadalasan, katulad niya nila si Rahulong Manuel. Ay, pala mali. Sila Raul Manuel. Bakit may si Raulo?
eh, ni Raul Manuelis, di ba? Summa cum laude yan. So ngayon si ito pala si ewan ko lang kung tama yung pagkakaintindi ko. Etong si Stella Kimbo ay isa ring summa cum laude. Alam niyo ha, tatutusin, hindi natin kailangan yung sobrang tatalino ng mga politiko eh. Kasi kadalasan yan yung mga magagaling magnakaw ng kaban ng bayan eh. Oh, mas talagang mas mautak yung mga yan kung paano paikot-ikutin ng mga Pilipino para hindi mahalata yung pagnanakaw nila sa kaban ng bayan. Hindi ko sinasabi ha, hindi ko sinasabi na si Stella Kimbo, si Raul Manuel yung tinutukoy ko dito. Sinasabi ko lang na kadalasan sa mga ang ugali ng mga Pilipino na mas pinipili nila yon. Oh, kasi diba katulad lang Senator Robin, yung mga bumabatikos kay Senator Robin kasi yung English puro daw Tagalog, parang bano daw na senator, pero wag ka eh, yung si Senator Robin eh, kahit ganun-ganun lang yun, at least yun may bayag. Eh yung iba diyan may bayag ba? Eh hanggang ngayon wala pa rin ata yung hair follicle test nila. Totoo nga, natabunan na nga yun. Natabunan sa issue ni KOJC, sa issue na ni Mayor Go sa War on Drug. Ang dami nila. Wala tayong magagawa. So ito, putulin na natin. Lipat tayo dito kay Attorney Paul Panelo. Ito yung sinabi na Attorney Paul Panelo na kung saan ay talagang nadurog si Estela Kimbo dito kay Congresswoman na... Herrera. So ito, panoorin po natin. Collaboration dyan sa House, ano, patungkol dun sa paggamit ng funds. Okay, so, ang ganda-ganda naman ni Mamana. Mamana, ganda-ganda mo dito. Ha? Binanatan mo si BP Sara Duterte. Ngayon, bumalik sa'yo ang banat. ATT Panelo kay Kong. Congresswoman Kimbo. Play na. Percy, alam mo sa sabi sa discussion ng dalawang mababatas. Okay. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman...